Fabienne Antony, do you take Carlota Maria to be your lawful wife, to have and to hold, from this day forward, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, until death do you part? I do. Mabilis ang sagot ni Fabienne sa tanong ng pari. Carlota Maria, do you take Fabienne Antony to be your lawful husband, to have and to hold, from this day forward, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, until death do you part? I do. Nakangiting sagot ni Carlota habang hawak ang kamay ni Fabienne. Nakaupo pa rin to sa wheelchair. Habang tinitingnan ni Doña Amelia ang dalawa sa harap ng pari, hindi niya maiwasan ang manghinayang. Siya ang nahihirapan para sa dalawa. Bongga ang setup ng simbahan, puro cherry blossoms ang theme. Napapaligidan ang mataas na puno ng cherry blossoms sa magkabilang gilid ng aisle. Ang gown naman ni Carlota abot merong 5 metro ang haba sa likuran. Puno ito ng Swarovski crystal beads. Talagang pinaghanda ni Fabienne ang araw na ito. Ngunit pili lang imbitado tayong malalapit na kamag-anak o kaibigan lang ang nandito. Alam niya ayaw naman ito ng maraming bisita. Dahil sa mga nangyari sa buhay nila, nagkaroon ng trust issue si Fabienne at tinabas-tabas na nagtitiwala sa mga taong hindi malapit sa kanya. Lola, okay lang ba si Dad? Hindi nakatiis si Faro kaya nagtanong ito. Binilingan niya ang dalawang apo niya na nakaupo sa kanyang tabi. Flower girl si Stephanie, ring bearer naman si Faro. Naninikip ang dibdib niya habang titingnan ng dalawa. Mayroong lungkot sa mata ng mga ito habang naghihintay na sagot niya. Ah, of course. Sobrang saya ng daddy mo kaya ganyan ang reaksyon niya. Nakangiti niya ang sagot. Sumulyap muna siya sa gawin ni Fabienne bago muling ibinalik ang tingin sa dalawang apo niya. Mabuti tinanong ulit ng mga ito. Pag nagkataon din na rin niya alam kung ano yung sasagot niya. Nagkatingin lang si Faro at Stephanie. Ilang sandali pa'y napansin ni Stephanie ang maliit na papel na hawak ni Faro. Agad niya itong kinuha ngunit di nito binigay kaya nagtaka siya. Kuya, tingnan ko lang naman eh. Ano ba yan? Reklama ni Stephanie. Mamaya na lang kasi. Baka mawala mo pa ito. Paliwanag ni Faro. Halatang pinapagalitan ng kapatid. Nagtataka naman si Doña Amelia sa bulong-bulungan ng dalawang apo sa tabi niya. Patingin lang kuya kahit ikaw nang humawak. Narinig na bulong ni Stephanie. Ang kulit mo talaga Stephanie kahit kailan. Hindi ka talaga titigil hanggat di ka nakakuha ang gusto mo eh. Hmm? Na-curious kasi ako, bakit ayaw mong pakita sa akin? Akala ko ba magkakampi tayo sa kahit anong laban? Bakit sa papel lang pinagbabawalan mo pa ako? Nagtatampong sagot ni Stephanie. Wala magawa si Faro kundi ay pakita ang laman ng papel. Binuklat niya ang pagkakatabi nito at inilandat sa mukha ng kambal. O ayan, nakita mo na, di ba? Galit niyang iwinasiwa sa harapan ng kambal. Ano yan, formula? Takang tanong ni Stephanie. Napansin naman ito ni Doña Amelia dahil kanina pa siya nagmamasid sa dalawa. Faro, pwede mo matingnan to ni Lola? Bahagyang tumango si Faro. Opo, ingatan niya lang na huwag mawala, Lola. Kasi sa tingin ko, formula ng gamot po ito. Saan ni Faro? Malapad siyang umiti ng pagsang-ayon, ngunit ang mga kamay niya nakahawak na sa papel. Binasa niya ang mga nakasulat na formula para lang masindak na maalala na isinulat to ng asawa niya nung hindi pa man sila'y kinasal. Matalino sa math si Wilbert. Naalala niya dati mahilig tong gumawa na sariling formula sa math at later on, formula ng medisina na ang sinusulat nito. Kaya nga nagtataka siya dati kung bakit hindi doktor ang kinuha ng asawa niya. Ngayong mahilig naman ito mag-eksperimento sa kahit anong bagay, lalo na kapag kasama nitong kaibigan na ama ni Fabienne. Parehong mahilig ang magkaibigan sa pag-eksperiment na maraming bagay at ginawa ng formula. Binaligtad niya ang papel. Halatang luman at maraming taon na lumipas, simula nang isinulat ito. Hindi siya nagkakamali. Sulat kamay talaga ito ni Wilbert. Kinuha niya ang picture nila ni Wilbert sa loob ng wallet niya at binaligtad iyon. Ikinumpara niya ang penmanship ni Wilbert sa likod ng picture at sa lumang papel. Walang pinagkaiba. Formula ito ng gamot. Tiningnan niya si Fabienne. Namumungay ang mga mata nito. Alam niyang nakaramdam na naman ito ng pagkapagod at tila gusto nang matulog. Ngunit iniinda lang ang nararamdaman. Lola, bakit po? Takang tanong ni Faro. Binalingan niya ito. Saan mo ito kinuha po? Sa loob po ng pinaghubaran na suit ni Daddy. Naghahanap po kasi ako kung saan ko pwedeng ilagay yung surprise gift ko sa kanya noong Father's Day. Nakita ko po yan na naglag sa sahig mula sa black suit niya. Bakit, Lola? Tanong ni Stephanie. Akmang sasagot si Doña Amelia na marinig niya ang vows ni Fabienne. I used to ask myself, in what ways does a person who truly loves feel? Whenever I asked my mother, she always told me, there is no such thing as true love in the world. Because if there were, my father would not leave her. I grew up believing there is no true love because I never experienced it, not even with my mother. But everything changed when you came into my life. Hilam sa luha ang mga mata ni Fabienne habang nakatingin kay Carlota.
For someone like you to strike my heart is like a lightning bolt. I never saw it coming. Ngumiti si Carlota. Habang umiiyak na marinig ang sinabi nito. You came on like a bolt of lightning and left me reeling in the aftermath of a hurricane. Nakangiti ang wika ni Fabian, bagamat unti-unti na nagiging mahina ang boses nito. If ever I lose track of you, my son will be the one thing that leads me back to you. I did not ask for him, but I'm grateful that he came into my life at the precise moment when I realized how helpless I had become. Because of you, I understood what real love is. Buong pagmamahal na finahid ni Fabian ang mga luha ni Carlota bago malinisirita. You were what was missing in my life. Thank you because even though I have left you numerous times, you're still waiting for me. I want to grow old with you, not in this world, but in a new world I will build for you. Isinusumpa ko sa harap ng Diyos at sa lahat na nandito na ikaw lang, Carlota Maria, ang babaeng pakakamahalin ko sa mga natitirang araw ko dito sa mundo. Bahagya siyang hinampas ni Carlota sa dibdib, lalo itong umiyak dahil sa sinabi niya. Hindi ako magbibilang kung ilang taon o buwan ang relasyon na meron tayo, dahil araw na lang ang meron ako. So I will work hard for that many days to ensure you are happy with me. There is neither sadness nor pain, only happiness. Gusto kong lagi ako nandyan sa lahat ng mga ginagawa mo, sa lahat ng araw na nagpapasaya sa'yo, sa mga gabing kinakantahan kita sa tuwing matutulog tayo. Lahat ng yon, gusto kong may maiiwan ayokong masayang alaala na magkasama tayo. I'm sorry if I've ever hurt you. I swear in front of your children that I will always love you and that only death can separate us. Lahat hindi na makaintindihan ng dalawa sa harap ng altar. Ito na yata ang pinakamalungkot ngunit masayang kasal na nasaksihan nila. Nakayom ni Doña Amelia ang kamao habang nakatingin sa dalawa. Bumaba ang kanyang tingin sa papel. May pag-asa pang madugtungan ang pagmamahalan niyang dalawa mga anak. Sinisigurado ko yan. Usan ni Doña Amelia. Kanina, habang binababay natin ang gitna ng aisle, hindi pa rin ako makapaniwala na sa daming lalaki sa buong mundo, ikaw ang lalaking tinakda ng Panginoon sa akin upang maging kamiyak ng puso ko. Sa dinami-rami ng kamalasan na nangyari sa buhay ko minsan, tinanong ko ang Diyos kung deserve ko bang lahat ng yon, ngunit ikaw ang naging sagot niya sa lahat ng mga tanong ko. Simula nang malaman ko na ikaw ang ama ng mga anak ko, hindi ko alam kung paano kita tatagapit sa buhay ko. Until I did not realize that I was slowly falling in love with you. Walang kapantay ang saya na nararamdaman ko nang sinabi mo na mahal mo rin ako. Sa maikling salita, nagsama tayo. Nasanay ako sa bawat araw, lagi ako nagigising habang nakaunan sa bisig mo. Lagi ako natutulog sa mga yakap at halik mo. But as the saying goes, love is not perfect. So fate has put our love to the test several times. Minsan sinubukan ng tadhana na ilayo ka sa akin, pero nagtiwala akong babalik at hindi ako nabigo. Mas lalong tumibay ang relasyon natin nang bumalik ka sa amin ng mga anak mo. Nagsimula tayong muli na bumuo ng pangarap para muli na namang sabukin ng pagkakataon. Pinapangako ko sa harap ng Diyos, saksi ang mga taong nanditong mamahalin kita ng buong buo. Kahit may sakit ka, hindi ako magsasawang alagaan ka. Expect me to remain by your side as there is nothing in this world that I cannot give you. Nakanda akong lumaban sa laban ng buhay mo dahil naniniwala ako na pinagkalob ng Diyos sa atin na magsasama pa tayo na matagal. Sakaling darating man ang araw na magkahiwalay muli tayo, ipinapangako kung walang sino man ang pwedeng pumalit sa iyo dito sa puso ko. Ikaw lang lalaking mamahalin ko hanggang sa katapusan ng buhay ko. Hindi na nakatiis si Doña Amelia habang nanonood sa kanila kaya lumabas siya ng simbahan habang umiiyak. Hawak ang dibdib, sumandal siya sa malaking pader ng simbahan. Pumikit siya ng mga mata. Wilbert, tulungan mo ko. Tulungan mo ang anak natin. Hindi natin ito palang pangarap natin na magsama habang buhay. Ibigay mo yun sa kanila. Habang nakapikit, naramdaman ni Doña Amelia na para bang humahawak sa kamay niya. Dinilat niya ang mga mata para lang makita si Luther ang kanang kamay ni Wilbert. Nakaawang ang labi niya habang nakatitig rito. Nagtaka siya kung bakit nandito to ngayon. Baka ito ay inimbita ni Carlota at Fabian, sagot ng utak niya. Luther, nandito ka pala. Saan niya't mabilis pinahid ang kanyang mga luha? Oo, inimbitahan kasi ako ni Fabian kahapon na pumunta. Plano ko na sanang pumunta ng New York para doon magbagong buhay. Ngunit na panaginipan ko si Master Wilbert kagabi. Sinabi niya sa akin na huwag raw akong umalis dahil kailangan pa ako ng asawa at anak niya. Suminghot muna ito at pinahid ang luha bago maling nagsalita. Nagmamakaawa si Master sa akin. Subukan ko rin maging ama sa kanyang anak at ano? Tanong ni Doña Amelia na makitang huminto sa pagsasalita si Luther. Naratili lang kasi ito nakatitig sa kanya, bagay na pinagtataka niya. Si Luther, hindi alam kung itutuloy pa ang sinabi sa kanya ni Wilbert sa panaginip o hindi.
Ano lang iisipin ni Amelia pag sinabi niyang gusto ni Wilbur tuturuan niya ng puso ni Amelia na mahalin siya. Ipinilig niya ang ulo. Luther, anong sinabi ng asawa ko? Muli, inulit ni Amelia ang tanong. Nakita niyang nagbabadyang luha sa mga mata nito. Gusto niyang malaman kung bakit si Luther ang napili ni Wilbert na kausapin sa panaginip. Matagal na siya nagdarasal na sana'y mapanaginipan niyang asawa, pero hindi dito ginagawa. Natulungan ko daw kayo dahil wala daw siya sa tabi ninyo. Naisip niyang isagot. Nakita niyang umiyak lalo si Amelia. Hindi niya alam kung paano patatahanin ito sapagkat sa tanong buhay niya, ngayon lang siya nakipag-usap na matagal sa babae. Gusto niya itong hawakan, ngunit nanatili lamang sa hangin ng kamay niya at muli itong ibinaba. Shit! Nakuyom niya ang kamao. Master, hindi ko kayang paibigin ang asawa mo. Paano kung mas mauna akong umibig sa kanya? Shit! Sinaway niya ang sarili. Mabilis siyang tumaligod para pumasok sana sa loob ng simbahan, ngunit agad siyang huminto sa paghakbang. Lumingon siya sa hanaroonan ni Amelia at nakita niya pa rin itong umiiyak habang nakatingala sa kalangitan. Parang pinunit ang puso niya na makita itong umiiyak. Bakit ba bigla siyang umaakto ng ganito? Bakit pa ganito ang nararamdaman niya? Ayaw niyang isipin na pumasok ang master niya sa loob ng katawan niya at hawak nito ngayon ang puso niya. Sa isang iglap, malaki ang kanyang hakbang na bumalik at niyakap ito ng mahigpit na tila ba kay tagal niya itong hindi nakita. Natuod sa kanyang kinatatayon si Amelia nang maramdaman ang kakaibang yakap ni Luther sa kanya. Gusto niya itong itulak, kundit may kung anong enerhiya nagtulak sa kanya para hayaan itong yakapin siya. Isinandal niya ang ulo sa dibdib nito para doon umiyak. Mali ito. Ano na lang ang sasabihin ng anak niya? Saway niya sa sarili. Akmang kakalas na siya sa mga yakap ito nang marinig niya itong nagsalita. Hayaan mo akong mahalin ka, Amelia. Hayaan mo akong tuparin ang pangarap na sinimulan niyong mabuo. Hindi ko alam kung bakit ako nagkaganito, pero alam kong ito ang gusto ni Master Wilbert. Hinaplos ito ang pisngi niya sabay pahid ng kanyang mga luha. I love you, mi amor. Bumuhos ang luha niya na marinig ang huling sinabi nito. Si Wilbert na ang tumatawag sa kanya ng ganyan. Bakit ngayon? Hindi makapaniwala ang kanyang mga mata habang nakatitig kay Luther. Paano mo nalaman na mi amor din ang tawag sa akin ni Wilbert? Sinabi ko na sa iyo, Amelia. Kahit ako hindi ko na alam kung bakit ako nagkaganito. Kung bakit may mga salita na bigla na lang lumalabas sa labi ko. Tulad ngayon, nararamdaman kong malaki ang naging parte mo dito sa puso ko. Wilbert? Tawag niya. Ngumiti si Luther. Kahit anong itawag mo sa akin, mi amor, Wilbert man o Luther, ang mahalaga hayaan mo ako maging asawa at ama ng mga anak mo. Pero, tanggapin mo na siya, Mom. Gusto rin namin ni Fabian na maging masaya ka. Mabilis kumalas ng yakap si Amelia kay Luther nang marinig ang boses ng anak. Hindi na malayan tapos sa palang ceremonies ng kasan ng mga ito at nasa labasan ng simbahan. Hiyang-hiya si sarili, lalo pat marami nakatingin sa kanila. Anak, mali ang pagkaintindi mo. Dahilan sana niya ngulit agad na sumingit si Carlota. Mom, it's okay. Kahit ako gusto ko rin naman maging daddy to si Tito Luther. Matagal na siyang nanilbihan kay dad. Isa pa na panigyan ko kagabi si daddy. Sinabi niya magkakaroon na raw ako ng bagong daddy. Isipin ko raw na siya yon. Napanaginipan mo rin ang daddy mo? Hindi makapaniwalang tanong ni Amelia. Harata na masama ang loob niya dahil ni minsan hindi malang nagpakita si Wilbert sa panaginip niya. At ano to? Ipapamigay na lang siya kay Luther? Tiritigan niya ito para lang mainis nang umisi ito sa kanya. Mga anak, sa reception lang tayo magkita-kita. Agad niyang niyakap si Carlota. Ganoon na rin si Fabian na nakaupo pa rin sa wheelchair. Tumaligod na siya at tinamagwang lingunin pa si Luther. Tila ba bigla siya nagkaroon ng hindi may paliwanag na kaba kapag lumalapit ito? Ah, susundan ko lang ang mommy mo, anak. Nakangiti ang wika ni Luther at mabilis na sinundan si Amelia sa sasakyan nito. Nagkatingin na lang si Fabian at Carlota. Inawakan nito ang kamay niya. Sweetheart, kung sakaling mawala ako, ganyan din ang gagawin ko. Ang alin? Takang tanong niya. Magiging masaya ako kapag iniwan kita sa lalaking talagang magmamahal sa iyo habang buhay. Tumigil ka, Fabian. Hindi mo yata narinig ang sinumpa ko sa harap mo at sa harap ng Diyos kanina eh. Saway niya rito, tinulak ng wheelchair, papunta sa kanyang bridal car. Mga anak! Hinihinga na tawag ni Doña Amelia sa kabila habang kinakaway ang maliit na papel. Nagtataka sila bakit ito bumalik. Kasunod din ito si Luther. Mom, bakit? Tanong ni Carlota. Mga anak, nakalimutan ko palang sabihin to sa inyo. May pag-asa pang gumaling si Fabian. Nagkatingin na ng bagong kasal. Muling ibinalik ang tingin kay Doña Amelia. Ha? Paano, Mom? Magkahalong excitement at saya ang boses ni Carlota. Dahil dito. Sabay pakita nito ng maliit na papel.
Nakakunot ang noon ni Fabian habang inaalala kung saan niya nakita ang papel na ito. Hanggang sa naalala niya si Wilbert. Fabian, tanggapin mo to at alam kong magagamit pa ito balang araw. Biglang umeko sa bandig niya ang sinabi nito noon. Kinuha niya ang maliit na papel at nakita niyang formula ito ng gamot na angkop sa sakit niya na cancer. Mababakas ang liwanag sa kanyang mukha kahit panahilam ang kanyang mga luha. Nakita rin to ni Carlota. Mahigpit niyang niyakap si Fabian. Talagang may awa sa atin ng Diyos, Han. Pinakinggan niya ang dasal natin. Umangat ng mukha si Fabian. Saan niyo to nakita, Mom? Talong niya habang nakatingin kay Doña Amelia. Si Farong nakakita niyan. Naluluhang sagot ni Doña Amelia. Saan nga pala sila? Nauna na sila sa loob ng sasakyan. Sagot ni Carlota na ang tinutukoy ang bridal car niyang limousine. Tamang-tama, doon na rin ako sasakay. Mabilis pa kaysa kanila na pumasok ito ng limousine. Ako na magdo-drive, anak. Nakangiting wika ni Luther at kinuhang susi sa driver. Mukha naging masungit ngayon si Mommy sa inyo, Dada. Pabirong saan ni Carlota. Hayaan mo siya, anak. Lalambot din sa akin yan. Nakangiting sagot ni Luther at tinulungan na makapasa sa loob ng limo si Fabian. Matapos niyang i-fold ng wheelchair at ipasok rin sa loob. Agad na siyang lumipat sa driver's seat. Mi amor, dito ka maupo sa tabi ko sa driver's seat. Tawag niya kay Amelia pero tila wala itong narinig. Mom, sa tingin ko po, doon na kayo umupo. Medyo masikip tayo rito eh. Wika ni Carlota. Inikot naman ni Doña Amelia ang paningin sa loob ng sasakyan. Si Stephanie at Faro busy sa mga tablet nila habang printing nakaupo sa mahabang upuan. Meron pa namang bakante ha? Reklamo niya sa anak na makita ang space sa kabilang mahabang upuan. Si Fabian, Mom, hihiga kasi siya dyan. Akmang sasagot si Fabian ang lihim niyang pinisil ng kamay nito kaya hindi nito tinuloy ang pagsasalita. Agad nitong naintindihan ang ibig niyang sabihin. Okay. Alanganing sagot ang Doña bago bumaba at lumipat sa tabi ng driver's seat. Lihim naman ang kumindat si Luther kay Carlota. Napailing na lang si Fabian sa ginawa ng asawa niya. Wife, halika nga dito. Hinatak niya ang asawa kaya napaupo ito sa kandungan niya. Agad tong lumipat ng upo sa tabi niya. Ano ka ba? Masakit na ang katawan mo. Balak mo ba akong kandungin? Kunyaring galit na wika niya. Umiti lang si Fabian. Inamoy-amoy ang leeg niya. Sweetheart, namimiss na kita. Ilang buwan na bang hindi ko kinalaw yan? Hindi ka pa ba natitigang? Bunganga mo. Baka mamaya marinig ng mga bata. Hindi nga siya nagkamali dahil nagtanong pa si Stephanie. Mommy, ano mo ba ang natitigang? Di ba katulad din sa lupa, natitigang kapag hindi nadidiligan o hindi nababasa ng ulan? Sa tao po ba mayroon din? Namula ang mukha ni Carlota. Bigla siyang pinawisan sa tanong ng anak niya. Ewan ko sa daddy mo, anak. Siya tanongin mo kasi siya nagsabi. Hindi ko rin alam yan eh. Dahilan niya. Tiringnan siya ng malagkit ni Fabian. Daddy, bakit natitigang si mommy? Curious sa tanong ni Stephanie. Dahil kulang siya sa pagmamahal ni daddy, anak. Pag gumaling na si daddy, magiging maganda na rin ang health ni mommy. Kasi lagi na siyang puno ng pagmamahal. Nakamot ni Stephanie ang ulo. Hindi niya magets ang punto ng ama. Pirandilatan si Carlota ng mata ng asawa. Niyakap lang siya nito at tumagikik sa leeg niya. Hinaplos niya ang buhok nito. I love you, my man. I love you, wife. Niyakap na mahigpit si Carlota at pumikit. Pagdating sa reception, hiniyaan nang muna ni Carlota na makapagpahinga si Fabian sa silid ng hotel na kinuha nila. Siya na muna nag-asikasa ng mga bisita. Abala rin sa pag-entertain si Kyla kasama ni Lily at Gabriel. Kyla, baka pagod na kayo. Nakauwi na rin ng mga bisita. Pwede na rin kayo magpahinga ng asawa mo. Ano ka ba, bes? Hindi ba tayo magkaibigan? Pinandilatan siya ng mga mata ni Kyla. Di naman sa ganun. Ang baby mo, ay naku, huwag mong problemahin yan. Dahil may imbing na rin natulog nun sa taas kasama ng asawa ko. Katwiran ito. Ma'am Kyla, pinatatawag kayo ni Master sa itaas. Nagmamadaling wika ni Gabriel. Nagkatinginan si Kyla at Carlota. Tumakbo sila papasok ng silid ni Fabian na makitang nakaupo ito sa wheelchair. Habang nakatanaw sa labas ng glass wall, saka pala nakahinga na maluwag si Carlota. Akala niya kung ano nang nangyari sa asawa niya. Anak, anong ginagawa mo rito? Tanong niya kay Farah na mapansin na nakaupo ito sa couch. Hindi ko rin alam, Mom. Pinatawag lang din ako ni Dad. Takang sagot din ng bata. Ilang sandali pa narinig nila ang salita si Fabian habang nakatingin pa rin ito sa labas. Farah, kailangan mong pakasalan si Camille. Napaawang ang labi nilang lahat dahil sa narinig. Kahit pamahina ang boses nito. Ngunit malilaw pa rin yon sa harilang pandinig. Wait, sinong Camille? Kinakabahang tanong ni Kyla. Naghihintay rin si Faro at Carlota sa sagot ni Fabian. Ang anak mo? What? Sabay nilang tanong na tatlo.
Dad, I can't. Parang iiyak na sigaw ni Faro. Habang tutuloy ito sa sinabi ng ama. Fabian, ano bang nangyari? Bakit pabigla-bigla ata itong desisyon mo? Bata pa si Faro at masara ng anak ni Kayla. Turning to 1 year pa lang yung bata samantalang si Faro, 7 years old na. Age doesn't matter. Mahinang sagot ni Fabian. Lihim na bumagsak ang luha niya para sa anak. Kinuhanan niya ito ng karapatan na pumili ng babaeng mamahalin ito balang araw. Parang wala na rin siyang pagkakaiba sa mama niya noon na kailangan manipulahin ang puso niya. Humarap siya at lumapit sa anak. Son, alam ko naging unfair ako ngayon para sa iyo. Ngunit ito lang ang tanging paraan upang maiwas kita sa anak ng kalaban ko. But why, Dad? Bata pa ako. Hindi ko pa alam kung sinong itinadhana ng Diyos para sa akin paglaki ko. Paano kung umibig ako sa ibang babae? Tapos kasal na ako sa anak ni Ninang Kayla. Diba ang unfair nun para sa kanya? Katwiran niya sa ama. Tumangot-tangot din si Kayla. Tanda ng pagsang-ayon. Bilib siya kay Faro. Ang bata pa pero alam nito kung anong kahinatan ng pagpapakasal sa anak niya. Nasa kontrata ng kasal ninyo na magsama kayo ni Camille bilang mag-asawa sa loob ng 1 taon. Pagdating ni Camille sa edad niyang 20. My God, Dad. 27 na ako noon. Paano kung umibig ako sa edad na 23 pa lamang ako? Pipigilan ko bang puso ko para lang sa kontratang gusto mo? Sige nga, anak. Sagutin mo ko. Paano kung umibig ka sa isang babae and later on you found out na anak siya ng taong pinatay ko? Paano kung ang paglapit niya sa iyo magiganti lang pala at ginamit nga lang niya? Anong gagawin mo? Hindi nakapagsalita si Faro dahil sa tanong ng ama. Sisiguraduhin kung kailan ako ang babaeng pakakasalan ko, Dad. Tumanggi si Fabian. Wala siyang tiwala sa tadhana ng anak niya. Signed the marriage contract agreement. Kapag sa loob ng 1 taon hindi niya nagawang mahalin ni Camille ang isa't isa, you are free to choose the woman you marry. Malaya kang pumili ng babaeng mamahalin mo. Baka nga mali ako pagdating ng panahon na yan. Teka, hon, bakit pa gusto mo makasal agad ng anak mo, ang bata pa ni Fabian? Ayokong sayangin ang oras na buhay pa ako. Paano kung mas nauna ako mamatay kaysa makuha agad ang tamang timpla na ayon sa formula? Marami pa mga test ang kailangan at natatakot ako na baka pagdating... No, huwag mong sabihin yan. Bukas mismo, sisimulan ng paghanap ng mga sangkap. Di ba na pag-usapan natin to kanina sa sasakyan? Bakit ba nawawalan ka na agad ng pag-asa? Hindi ako nawawalan ng pag-asa. Inihahanda ko lang lahat para sa mga anak ko. Mahiinang tugon ito. Fine, Dad. Naluluhang sagot ni Faro. Wala siyang choice kundi sundin ang kagustuhan nito. Kilala niya ang ama. Hindi dito gagawin ko hindi nakakabuti para sa kanya. Naluluhang niyakap ni Fabian ang anak. I'm sorry, son. Patawarin mo si Daddy. Pero sa anak ng Ninang Kayla mo, alam ko magiging safe ang puso mo. Paano kung mas matari pa kay Zephanie yung daddy? Sigurado hindi talaga kami magkakasundo. Excuse me? Sigurado ako mabait ang anak ko paglaki? Huwag mong sasaktan yun ha. Ako talaga makakalaban mo. Kontra ni Kayla sa judgment ni Faro sa anak niya. Napanguso si Faro sa Ninang Kayla niya. Hindi na siya sumagot. Gabriel, tawag ni Fabian. Ang kontrata. Agad din tong lumapit sa kanila dala ang folder na may lamang marriage contract agreement. Wow, nakanda na palang lahat. Nasindak si Kayla. Kung wala talagang sakit si Fabian, gusto niya itong suntukin. Hindi man lang siya kinonsulta sa plano nito. Tila nabasa ni Fabian ang tumatakbo sa utak niya kaya ito nagsalita. Alam na ito ni Emilio. Napag-usapan na namin ang tungkol dito. Nagkatinginan si Kayla at Carlota. Naikyum ni Kayla ang kamao. Humanda ka, Emilio. Sigaw ng utak niya. Dad, bakit may nakalagay na kailangan ko pa siyang ligawan pagdating niya na si Ocho? Naiinis sa tanong ni Faro na mabasa ang kontrata. Son, responsibilidad mo yan bilang asawa niya. Kailan mo iparamdam sa kanya na nag-i-exist ka? Sagot naman ni Fabian. Ang dami namang arte. Dad, paano kung sa malayo siya? Di ba babalik kayo ng States ni ng Kayla? Binalingan ito si Kanan na kasalukuyang kumakain na sariling kuko sa inis niya sa asawa. Yes, anak. Gigil na sagot ni Kayla. At doon din mag-aaral ang anak ko sa kolehiyo. Dagdag pa nito. It is not a problem, son. Magpakalalaki ka. Padalan mo pa rin siya ng mga gifts na ikakatuwa niya. Napangiwi si Faro sa suhestyon ng ama. Hindi na lang siya kumontra pa. Matapos basahin iba pang nakasad sa kontrata, agad niya na iyong pinirmahan sulat ang full name niya. Signed, Faro Del Rio. Tapos na ba, Dad? Punta na muna ako na salid ko. Halata ang lungkot sa mga mata nito. Tumango lamang si Fabian. Pumirma na rin sila ni Kayla, Fabian at Carlota. Na makita ni Kayla na kapirma na palang asawa niyang si Emilio, larong naghimutok ang butsing niya at di man lang ito sinabi sa kanya.
Hindi niya kasi magumpagalitan itong may sakit sa harapan niya eh. Best, Fabian, mauna na ako ng salid namin ha. Baka hinahanap na ako ni Baby Camille. Paalam niya sa dalawa bago lumabas ng salid. Nagpakawala na lang ng buntong hininga si Carlota habang nakatingin kay Fabian. Umiwas ito ng tingin sa kanya at muli humarap sa glass window. I'm sorry. Narinig niyang mahinang sinabi nito. No need to say that. Alam kong ginagawa mo lang ito para sa anak mo. Naiintindihan kita. Natatakot ka na baka lumapit ang anak ng kalaban mo kay Fabian at umibig siya rito. Natakot din ako kapag nangyari yon. Seryoso kong magmahal si Faro. Inidyan ako ang pagiging playboy mo. Nakita ko napaka-cool niya pagdating sa mga taong nakapaligid sa kanya, lalo na sa mga taong hindi niya gaanong ka-close. Pero alam natin kung paano siya magmahal. Kahit kay Zephanie, napaka-overprotective niya. Paliwanag ni Carlota. Lately, nalaman ko may kumuha sa batang yon at tinala sa ibang bansa. Wala na akong source kung paano ko siya mamonitor, kaya bigla ako nakaramdam ng takot sa mga babaeng maaaring lumapit sa anak ko. Kitang-kita ng batang iyon kung paano ko pinatay ang kanyang ama, kaya mainam na ngayon palang protektahan ko ng puso ng anak ko. Niyakap ni Carlota ang asawa. Alright, magpahinga ka na. Bukas, sisimulan na natin ang paghanap ng mga sangkap na gagamitin sa paggawa ng medisina. Huwag kang magpaka-stress. Ang anak mo ang stress ngayon. You need to talk to him. Saan ni Fabian? Alright, umiga ka na muna sa kama at pupuntan ko lang si Farah sa silid niya. Pagsang-ayon niya sa asawa. Gusto na rin niyang paliwanagan ang anak niya para mabawasan ang bigat na nararamdaman nito. Emilio! Naabutan pa ni Emilio ang panghuling hilik niya na marinig ang sigaw ni Kayla. Inahanap niya ako sa nito habang pupungas-pungas. Babe, ano ka ba naman? Bakit ka ba sumisigaw? Baka magising na naman ang anak mo. Ang hirap pa naman patulugin nito. Reklamo niya. Kasalanan mo yan. Kailan ka pa natuto mag-desisyon na hindi ko man tinatanong? Mahinahon pero lala pa rin ang galit ito. Pumirma ka na? Tanong nito. At bakit hindi ako pipirma? Gayun nakapirma ka na. Singhal nito at pabagsak na umupo sa kama. Babe, isang taon lang naman ang kontrata nila eh. Sakaling di nila matutunang ibigin ang isa't isa, mawawala ng visa ang kasal after 1 year. Wala akong question sa pagpapakasal sa kanila dahil alam ko swerte ng anak natin kung si Faro ang pakakasalan niya. Pero bakit kailangan pang ilihim mo ito sa akin? I'm sorry. Kinuha nito ang kamay niya at tinampian ng halik. Alam ko kasi magiging reaksyon mo kaya parang isang galit na lang hinayaan ko na si Fabian na magsabi. Pero kinilig ako para sa anak mo. Ngayon pa lang nakikita ko na magiging spoiled siya sa pagmamahal ni Faro. Napakunot ang noo ni Emilio dahil sa sinabi ng asawa. Pero hindi na lang niya ito pinansin. Bumalik na lang sa pagdulog. Samantala, anak, anong ginagawa mo? Takang tanong ni Carlota na makita sa loob ng library ang anak. 2 oras na nakalipas matapos ang kasal nila. Bumalik sila ngayon sa kanilang mansyon. Ang mansyon na bagong bilhin ni Fabian para sa pagbabagong buhay nila. Napansin ko kasing 2 klase ng formula mommy, kaya challenging kung alin dito ang susundin. Abala pa rin si Faro sa pagsusulat ng formula. Curious na titigan ni Carlota ang ginagawa ng anak. Kinopya nito ang formula sa magkaibang papel. Nilista nito ang mga ingredients na kailangan isang formula at ganun din sa isang papel. Kuya, nahanap ko ng ilan sa mga sangkap na nakasaad sa papel. Ang Vincristine mula sa periwinkle plant at Taxanes from the bark of the Pacific yew tree, yun pa lang nakuha ko. Bulalas ni Stephanie pagkapasok nito sa salid ng mommy niya. Yumakap ito sa kanya. Nakita niya mula sa tablet tong picture na malit na bulaklak na mayroong kulay lilac at fuchsia na magkaagaw. Meron tong 5 petals at mga mahahabang dahon. Nasa 5 inches lang ang laki ng bulaklak at para nakita niya na ito kung saan. Tila napansin ni Stephanie ang kakaibang titig niya sa bulaklak, kaya nag-explain ito kahit hindi pa siya nagtatanong. Tinatawag ito na Cataranthus roseus or Madagascar periwinkle of the Apocynaceae family. Mommy, it is one of the ingredients that we will need because of its anti-cancer properties. Based on my research, this is the cancer-killing shaman of the plant world. Dahil sa narinig, mabilis nakapag-decide si Faro. Alam ko na kung anong formula ang angkop sa cancer ni Dad. Mom, anong oras darating si Doktora De Lima? Binalingan nito ang ina. Tilingnan ni Carlota ang wristwatch. 30 minutes, nandito na sila. Sinundo sila ng Tito Gabriel mo. Halata ang tuwa sa sagot niya. Sabay niyang niyakap ang 2 bata. Thank you, mga anak. Talagang swerte namin ang daddy niyo dahil meron kaming napakahusay na kambal katulad ninyong 2. Naluluha niyang wika sa mga ito. Mom, ayaw naming mawala si Dad, kaya ginawa namin ang lahat para makatulong. Tumango sa Stephanie, tanda ng pagsang-ayon sa kuya niya.
Makalipas ang kalahating oras, dumating si Doktora De Lima. Agad niyang sinuri ang formula na nakasulat sa papel. Kilala si Doktora De Lima bilang sikat na doktor sa medisina. Nagkataon din ang best friend nito ng mommy niya sa States, kaya hindi dito magawang tumanggi nung hiningi ng mommy niya na ito ang kusang tumingin kay Fabian. Sinimulan nitong tignan ang lahat ng laboratory test ni Fabian. Lahat ng symptoms ito tagtuturo ng malalang cancer, pero hindi niya ma-identify kung anong uri ng cancer meron ito, which is bago para sa kanya. Ang nakapagtataka dahil may symptoms si Fabian ng leukemia at carcinoma cancer. Bakit, Doc? Hindi nakatiis si Carlota kaya nagtanong na ito nang makita ang pagtataka sa mata ng babaeng doktor. Habang nakatingin sa microscopic lens, sinagot siya ng doktor. Carcinoma cancer ang una ko nakikita sa kanya. Ang cancer nito nagsisimula sa balat o sa mga tissue na nakahanay o sumasakop sa mga panloob na organs. Posible rin na positive din siya sa leukemia cancer dahil hindi magandang progress ng kanyang white blood cells. Inaatake kasi nito ang mga tissue na gumagawa ng blood cells tulad ng bone marrow. Yan ang dahilan kung bakit ang lalabot ng katawan niya at unti-unti siyang nanghihina. Maging ang mga buto niya nawawalan na rin ang lakas. Ang kanyang white blood cells hindi nag-anong lumalaban sa mga viral infection sa loob ng kanyang katawan. May pag-asa pa naman siyang gumaling sa pamamagitan ng formula ng gamot na ito, hindi ba? Puno ng pag-asa ang boses niya. Depende sa immune system niya kung paano ito nalabanan ng kanyang sakit, pero 80% merong pag-asang gagaling siya. Nakangiti ang sagot nito dahilan para madagdagan ang pagkabuhay ng loob niya. Pero muli siya nakaramdam ng takot nang muling narinig na magsalita ito. Pero kailangan nating idaan sa maraming test ang gamot na nabuo natin bago ito ipainom sa kanya, and it will take time para magawa natin yon dahil kailangan pa nating hanapin ang ibang halaman. Tiningnan nito ang mga sangkap na naihanda na at ikinumpara sa nakalista sa notes. Tatlo na lang ang kulang. Ang Bandicoot Berry, Lea Indaka, Simple Leaf Chase Tree, Vitex Trifolia, and South African Leaf, Vernonia Amygdalina. Binilingan ni Carlota si Gabriel at Lily. Nahulaan ito ang gusto niya sanang itanong. Master Red, ang tatlong halaman na yan kailangan talagang sadyain sa ibang bansa, saad ni Lily. What are you doing here then? Shouldn't you be trying to locate the source of that plant? Singhal niya sa mga ito at tagkumpas pa ng mga kamay para umalis na mga ito sa kanyang harapan. Aalis na kami ngayon, Master, paalam ni Gabriel at Lily. Naintindihan nila kung bakit ganoon ang reaksyon ng kanilang babaeng boss. Sa loob ng sasakyan, binalingan ni Gabriel sa Lily. Bakit hindi mo sinabi kay Master Red na aabutin tayo ng buwan sa paghanap lang ng halaman na yun sa Africa? Anong gusto mong gawin ko? Tanggalan siya ng pag-asang gagaling pa si Master Black? Hanapin na lang natin ang halaman. Akmang paandali na ni Gabriel ang makina ng kotse nang marinig nila ang pagkatok ni Luther sa tinted glass window. Agad itong binaba ni Gabriel. Nagtataka ka rin lang mga mata. Inintay na magsalita ito. There is no need to leave. Nahanap ni Stephanie ang source ng halaman. Hali kayo, may instructions siya sa inyo. Ang isa lang kukunin niyo dahil ako na ang naghahanap ng dalawa. Alam ko kung saan niyo nahanapin. Natutuwang lumabas si Lily at Gabriel sa kotse. Patakbong tumungo sa library kung saan nandoon ang dalawang kambal. Inabot ng isang linggo bago nakabalik si Lily at Gabriel. Ganoon din si Luther. Nasundan pa na maraming linggo ang paggawa ng gamot dahil kailan pa muna itong itest kung epektibo at tagumpay ang paggawa. Habang tumatagal, lalo nang hihina si Fabian. Nagsisimula na rin maubos sa paglagas ng buhok niya sa ulo. Pinili mo lang dalhin ni Carlota si Fabian sa dating mansyon na binili niya nang una niyang umuwi ng Pilipinas. Kasalukuin silang nasa hardin ngayon habang nanonood na iba't ibang klase at kulay ng paru-paro na masayang lumilipad sa hardin. Nakaupo silang mag-asawa sa damuhan habang nakasandal si Fabian sa balikat ni Carlota. Masaya silang nanonood sa kanilang mga anak na naghahabolan sa hardin kasama ng mga paru-paro. Sweetheart, sakaling mawala ako, huwag kang tumigil magmahal. Kahit kailan, hindi ako magmamahal ng iba. Ikaw lamang ang gusto ko. Ayaw niya sa sinabi nito kaya napatigil to sa pagsalita. Nakita niyang umiti ito na mapakla. Pero hindi ko na masusuklian ang pagmamahal mo sa akin. Simula nung nakilala mo ko, puro pasakit na lang ang binigay ko sa iyo. Nagawa pa kitang hiwalayan dahil kulang ako ng tiwala sa iyo. Huwag mo nang isipin ang nakaraan, Fabian. Tapos na yon. Ang mahalaga ang ngayon, naniniwala rin akong gagaling ka. Pilit lang pinalalakas ni Carlota ang boses niya, parang di mahalata ni Fabian na parang sasabog ng dibdib niya. Sweetheart, kung ikaw ang papipiliin, anong gusto mo? Sunset or sunrise? Nakipagbiroan pa ito sa kanya at sinakyan naman niya iyon. Lihim niyang pinahid ang mga luha niya. Aba, syempre, sunrise ang pipiliin ko. Agad niyang sagot. Bakit? Sumilay ang ngiti sa mapuklan nitong mga labi. Dahil kapag sunrise, laging may bagong umaga. At kapag may bagong umaga, ibig sabihin may bagong pag-asa.
Paliwanag niya. Nakita niya itong nanatiling nakatingin sa sunset. Sa tingin mo, bakit mas maganda tingnan ng sunset kaysa sunrise? Tumingin din siya sa sunset. Pero ewan ba niya kung bakit sa kabila ng kagandahan nito, hindi niya ito magawang tingnan ngayon? Bakit? Binalik niya ang tanong. Kapag nagwala ako, lagi mo lang akong tingnan sa sunset na yan. Huwag mo akong iiyakan. Isipin mo umiiyak din ako kapag ginawa mo yan. Huwag mo rin isipin na nawala ako dahil lagi ako nandiyan sa tabi mo. Hindi niya mapigilan ang luha niya na marinig ang sinabi nito. Ano bang pinagsasabi mo, hon? Hindi ka pa mawawala sa amin ng mga anak mo. Nakalimutan mo na ba? Ilang beses tayong naghiwalay noon pero dahil sa pagmamahal mo sa akin, sa amin ng mga anak mo, kung kaya ka bumalik, huwag mong isipin na iwanan kami dahil sa atin ang tadhana. Hindi pa ito ang panahon para magpaalam ka sa amin ng mga anak mo. Just hold on. Kumapit ka lang, hon. Hindi magtatagal, magkagawa na ng antidote para sa sakit mo. Mahigpit niyang niyakap ito. Mahal na mahal kita, Carlota. Gusto kong lumaban pero ayaw na ng katawan ko. Patawarin mo ako dahil sa ginawa ko. Lalo lang kitang pinahirapan. Gusto ko na magpahinga. Gusto ko nang bitawan ka at ibigay ang kalayaan mo na maging masaya. Umangat ito ng mukha. Pinilit tawirin ang labi niya. Pumikit siya na maglapat ang labi nila sa isa't isa. Kapwa nila nalalasahan ang alat sa labi ng bawat isa dahil sa luhang pumatak dito. I love you, sweetheart. This is not goodbye. Dahil alam kong magkikita pa tayo at hihintayin kong araw na yun. Nakangiti itong pumikit ng mga mata habang nakasiksik ang mukha sa leeg niya. Napatili lamang siya nakatingin sa sunset habang patuloy sa paglindas ng mga luha niya. Magpahinga ka na, hon. Alam ko nahihirapan ka na rin. Mommy! Mommy! Sabay na tawag ng dalawang bata habang tumatakbong lumapit sa kanilang dalawa. Mommy, tumatawag si Lola. Hindi mo raw sinasagot. Ang sabi niya, successful na raw ang gamot. Pumasa ito na subukan nilang itest sa mga hayop. Sinubukan nila itong itest sa baliw na nakakulong at na-diagnose sa stage 4 cancer. May pag-asa na si Dad, Mom? Excited na sa ad ni Faro. Pero natiling tulala ang kanyang ina habang haplos-haplos na nakalbo ng ulo ng daddy niya. Dad? Tawag niya sa ama sa bayugyog sa katawan nito. Shh, anak. Nagpapahinga ang daddy ninyo. Huwag ninyo siyang istorbohin. Saway ni Carlota sa mga anak. But Mom, we need to bring back Dad. Nag-iyakan ang dalawang bata habang yakap ang ama. Dad, please don't. We need your dad. Daddy! Sigaw ni Stephanie. Naglupasay ito sa damuhan na makitang nanginig ang mukha ng ama. Saka palang natauhan si Carlota na marinig ang nag-iiyakan ng mga anak niya. Fabian! Tawag niya ngunit di na sumasagot ito. Hindi natutulog ka lang. Natutulog lang ang daddy ninyo. Wika niya pero parang gusto na rin niyang maglupasay sa damuhan. Hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa. Agad niya na ito ang dinala pabalik kay Doktora De Lima. 1 year later. Kuya, ang tagal na natin naghihintay dito sa school eh. Bakit wala pa rin si Mommy? Reklamo ni Stephanie sa kambal. Hintayin mo lang kasi. Maglaro ka na lang muna dyan sa tablet mo para hindi ka mainip. Suhes siya ni Faro. Nakangusong kinuha ni Stephanie ang tablet niya mula sa bag. Sa lahat ng ayaw ng kuya niya, ang kinungkulit niya ito, kaya hindi na siya umimik pa. Kuya, namimiss ko na si Daddy. Biglang nasabi niya. Napahinto si Faro sa pagtitig sa tablet niya. Tumingin kay Stephanie. Mga anak? Sabay silang nakatingin na dalawa na marinig ang boses ng babae. Mommy? Mommy? Magkasunod nilang sigaw, patakbong lumabas ng gate ng school. Excited silang pumasa sa loob ng kotse dahil may surprise daw ito sa kanila. Peekaboo! Bulaga! Daddy! Sigaw ni Stephanie. Inunahan ng yakapin na mahigpit ang ama. Ang drama ni Stephanie. Naiinis na wika ni Faro. Nainis siya dahil tinulak siya nito sa upuan kanina para nang mayakap ang daddy niya. Son, come here. Nakangiting niyakap ni Fabian ang anak. Nagbibinata na talaga ang anak ko. Nakangiti niyang wika rito. Daddy, bakit ang tagal mong umuwi? Tanong ni Stephanie. Princess, marami kasing projects na binuksan ng daddy mo sa States. Kaya natagalan ako sa pag-uwi. Anyway, babawi si Daddy. Mamamasyal tayo bukas. Yay! Excited na sigaw ni Stephanie at masanong yumakap tumahigpit sa ama. I miss you. Kahit pabulong sa hangin ang ginawa ni Fabian, naintindihan niya ni Carlota kaya napangiti siya. I miss you too. Bulong niya rin sa hangin dahilan para ngumiti rin ito ng pagkatamis na miss. Kinagabihan nagkunwaring tulog si Carlota pero sinadya niyang ilagay ang pregnancy test results sa ilalim ng lampshade. Simula nang bumalik si Fabian sa Del Rio Group, mas naging busy na ito. Kailangan kasi nitong pabanguhin ng kumpanya mula sa pagkakalagdot tal kay Jumaira. Plus, napabayaan pa nito yon ng halos umabot na isang taon ang paghihirap nito sa sakit.
Hanggang ngayon, malaki pa rin ang pasasalamat niya na gumaling si Fabian dahil sa formulang ginawa ng Daddy Wilbert niya. At iyon ang nagdugtong sa buhay nito para magsama pa sila ng matagal pa. Sweetheart? Nararamdaman niyang mainit na namin ito sa likuran ng tenga niya. Bahagya siyang gumalaw kaya mas lalo pa rin itong hinigpitan ang pagyakap sa baywang niya para idikit sa katawan nito. Thank you. Thank you para saan? Kunyari niyang tanong. Maging apat na palang anak natin. Ang sipag mo kasing gumawa. Kunyaring inaantok ang boses niya. Parang musika naman yon sa pandinig ni Fabian. Humarap si Carlota sa asawa at tinitigil ito. Ang gwapo mo pa rin kahit sa dilim. Humagalpak ng tawa si Fabian. Bulera ka pa rin. Kaya nagustuhan kita eh. Hindi ka marunong magsinungaling? Pinandilata niya ito ng mga mata na marinig ang sinabi nito. Aba, ang yabang din. Wika niya. Sa bagay niya, nagsisinungaling ka. Akmang kukurutin niya ito na agad siyang kinulong sa mga bisig nito at sabik na tinakpan ang kanyang mga labi na mga labi nito. Ilang sandali pa, marinig na ang papagalitan ng ulungol ng dalawa sa laman silid. Nakalimutan nila na hindi pala naka... soundproof ang silid nila dahil sa bagong bahay sila tumira. Kuya, bakit? Takang tanong ni Stephanie. Bukas mo na lang nakita kay Dad ang grades mo. Mukhang bumaba na naman ang langit. May narinig akong heaven sa loob eh. Heist, sayang. Bukas na nga lang. Sana pinakita ko na lang to kay Daddy kanina eh. Pumasok ka ng sarid mo. Utos ng kuya niya. Laro muna tayo. Stephanie, gabi na. Dami ko pang ginagawa. Bakit bang busy mo, kuya? Basta, hindi mo po pwedeng malaman. Nakabosangot ang mukha ni Stephanie habang nakatayan sa likuran ng kuya niya na pumapasok ng sarid nito. Kahit kailan talaga napaka-cold-hearted ng kuya niya. Habang lumalaki sila, lalo nagiging strict ito sa kanya. Ngunit ang mainam lang dahil overprotective siya sa kuya niya. Kaya sa school, wala nangangahas na mambastos o mang-away sa kanya dahil takot sa kuya niya. Tunay ngang pag-ibig. Walang hindi kayang gawin ng isang taong tapat kung magmahal. Marami ang pagsubok ang dumaan sa pamilya ni Carlota at Fabian. Pinaghiwalay man sila ng pagkakataon, pinagkaitan man sila ng kapalaran, pero sa huli na naig pa rin ang kabutihan. Hindi sila pinabayaan at pinagbuklod ng poong may kapal. Dito na po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Fabian at Carlota. Sana'y inyong naibigan at takuhan ninyo ng aral. Muli, samahan niyo ako sa susunod pa nating istorya.